naman siya ng balita ngayon at ng mga meme ang pinag-uusapang si Rastaman na gusto raw maging presidente. At ang tinatakbuhan niyang posisyon? Senator. Kuha ito noong 2018 kung saan nag-file siya ng kandidatura pagka-senador para sa 2019 elections. Ito, 888. Tatlo Infinity. Infinity yung kaligayahan ko. Walang makakasukat. Kasi ang tao, hanggang dito lang kaligayahan. Pero nung tinanong na siya ng golden question. What you gonna do, sir? Ha? What you gonna do? What you gonna do? Batman! What you gonna do? Kalapak, kalapak! Ang motorcycle ko, may pakpak, yo! Ang anong pangalan niyo ulit? Rastaman, yo! Hot human, hot zombie. Boom! A meme was born. Rastaman has finally arrived. Bagamat na disqualified dahil itinuring niya nuisance candidate, sa kanya namang pagdating, sabog ang social media. What you gonna do, sir? May nag-remix ng kanyang kanta. What you gonna do? But. Sinusubaybayan ko din po yung iba niyang mga video ngayon. Pag napapanood ko si Rastaman, nakakatuwa. Parang may inspire kaya kasi sa porsigido niyang natumakbo. Kaya doon ko po kinuha na gagawan ko kaya to ng beat. Ginawan pa nga ito ng iba't ibang dance covers. Meron din ng gaya ng tattoo niya sa mukha. May pa-makeup tutorial pa. Zambio, what you gonna do? May mga pinagkakatuwaan pang ang hinihikayat siya na tumakbo sa pagka-presidente ngayong eleksyon. Ang anong pangalan niyo ulit? Rastaman, yo! Ang tinaguriang half-human, half-zombie na may motor na umaapoy at may pakpak. What you gonna do? Yo, Rastaman in the house. What you gonna do? I shall reclaim our country from the invasion of alien, yo. Pero ang taong source ng kaliwat ka ng katatawanan ng sambayanan, sino nga ba sa totoong buhay? Ako nga po pala Certiano, Rolando Plaza. Laking Davao ako. Nag-graduate ako, nagpupursige akong magsiman, land job ng Saudi Arabia. Dito, sa lugar namin, ang mga bata, mayroong mga pasawir. Ang ginagawa ng mananay, ginagawa akong panakot para yung bata madisiplina. What you gonna do? Bakit nga ba siya itinuring na nuisance candidate noong 2019? Pina-declared po siya ng commission ng nuisance candidate dahil wala siyang clear proof of financial capacity. He will not be able to sustain the financial rigors of waging nationwide campaign. Nuisance, malinaw naman yung advocacy ako eh. My advocacy is against China. You are entering our territory. You must get out of our territory. Sa taong ito, sinubukan ulit ni Rastaman tumakbo bilang senador. Pero sa pangalawang pagkakataon, bigo siya. Positive ako sa swab test. May protocol sila, nireject na ako. Akala man ng iba na loloko-loko lang siya, seryoso raw si Rastaman sa mga isyu ng bayan. Sige nga, Rastaman, what you gonna do sa death penalty? No to death penalty to the poor eh. Because ngayon na lang ang spelling na poor. Mahirap, M-A-S-I-R-A-P. Ngayon, M-A-S-I-R-I-P. Ang pinapatay lang, mahirap. RH or Reproductive Health Bill. Yes na yes, Rastaman. Reproduction yung kondom. Oh, yeah. Yes na yes. Divorce law. Yes, yes, yo. Divorce law. Because too much poverty, there is always fighting. They could not agree on each other. Divorce. There is no such thing as a one man, one woman. Because of the poverty. Political dynasty. Dynasty, because the bloodline of this one will go. The original is corrupt and then all the bloods are corrupt. Martial law. No martial law, only martial law. I will deport all the taong kuno-kuno, yung namumuno ngayon na alien. This is now war on alien versus zombies. Because the leader are too malignant. Too malignant to be a human. They are not human, they are alien, no? Federalism. No, no, no. Federalism is only for rich country. We are poor. There is no need for federalism because you add justices, four justices, and maybe two presidents, and that's a bloody
waste of money. Eh, same-sex marriage. Yes, yung same-sex marriage, they are both happy. Why not? This is the creator wants. You know, why you discriminate it? Speaking of marriage, si Rastaman may asawa at dalawang anak. Wala na. Yung anak kong panganay, nandiyan call center, yung bunso, nasa Dubai, nagbabartender. Kumbaga, ang buhay ng pagkatao ng isang tao, yung kaligayahan dulo-dulo, nasa anak. Sa ngayon, nag-iisang namumuhay dito sa Bulacan. Hindi man siya nakakapaglingkod sa bansa, nakakapagserbisyo naman daw siya sa kanyang mga kapitbahay. Rastaman, yo! Ano yung ginagawa mo, sir? Nilipad ko payong. Nagre-repair po siya ng payong. Kumpuni-kumpuni ko ng mga ano, ng electric pan. Ang happiness ko sa pagre-repair. Pag nahingi sa akin yung mga kapitbahay, natutuwa rin ako. Washing machine, dryer, karamihan ngayon electric pan. Sa totoo lang daw, ang kanyang pagnanais na tumakbo, meron talagang hugot. Nagpo sa akin itong mahal ko sa buhay. Kasi ilang beses nang napulmon yan, dati baga puso ko. Nung pinadala namin sa general, isang bulati na lang at ano, hindi na makaligtas. Ang pinaghuhugutan niya ang matulungan ang kapitbahay nilang si Jam o si Rasta Girl. Mas gustuhin ko pang ako maunang mamatay kasi napakasakit kung makita ko sa bisig ko, walang maalay ang mahal mo sa buhay dahil sa korupsyon na nangyayari. Yung pera dapat sa taong bayan na sa medisina, sa pag-aaral. Niluloko tayo ng mga pinuno. Sila nang pinapalamon, walang buwabalik na pera para sa tao. Tituring niya pong parang anak niya. Hindi niya po pinababayaan yan. Talagang gusto niya maglingkod. Ganun niya kamalang Pilipinas. Kaya sa mga nagsasabing nahihibang lang siya, ay ano lang, payabayan mo. Hindi ako adik. Si Rastaman, may pakiusap ngayong darating na eleksyon. Ang gusto ko mangyari sa Pilipinas, mag-motorcade ako para makita lang ang aking imagination ay pure. Go with the flow of the will of God. Rastaman! Maraming mga Pilipino, katulad niya, wala mang makinarya o sapat na kakayahan, marubdob ang hangaring makapagbigay ng pagbabago sa lipunan. Hindi man siya itinuturing na kwalipikado, ngayong darating na eleksyon, what you gonna do? Walang iba kundi bumoto ng mga magiging tapat sa serbisyo publiko. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.